Good morning mga kaparokya. Nandito tayo ngayon sa loob ng campus ng UP or University of the Philippines dito sa Diliman, Quezon City. At ating matutunghayan ngayon ang panibagong kwento ng simbahang serye. Bago natin puntahan ng nasabing simbahan, please subscribe to YouTube channel and click the bell button para lagi kayong updated sa mga incoming videos ko. Salamat. Yan mga parokya ang simbahan ng Santa Maria de la Estrada na matatagpuan dito sa kahabaan ng Katipunas Avenue. Kung ang gawi dito ay papunta sa Pasig o papuntang Cubao, dyan din matatagpuan ang Ateneo na sa gawin yan. Ateneo. At kung ang gawi dito ay papunta sa may Commonwealth Tandang Sora, again, yan ang simbahan ng Santa Maria de la Estrada na matatagpuan dito sa Katipunan Avenue. So tara, punta na natin ang simbahan yan. Church Visits Number 19, Mega TV! The Santa Maria de la Estrada Parish. Bago natin simulan ang kwento, ating suportahan ang simbahan, sumali tayo sa iba't ibang religious activities or organization tulad ng choir, altar server, mother butler, lay minister at marami pang iba. Atin ding respetuhin ang paniniwala ng ibang religious organization. At higit sa lahat, ating i-involve ang mga bata o ating mga anak sa loob ng simbahan. Noong huling bahagi ng dekada 70 o late 1970s, nagsimulang pag-usapan ang rekomendasyon ng paring si William Cruz na magtayo ng bagong simbahan dahil sa lumulobong bilang ng mga parokyanong nagsisimba sa St. Joseph Church na matatagpuan sa kabaan ng Aurora Boulevard at Ateneo Campus Chapel na sumasakop sa 14 barangays at magkakatabing eskwelahan tulad ng UP o University of the Philippines Ateneo, Marinul na ngayon ay Miriam College at St. Bridget School. Dahil dito, makailang beses nagsagawa ng meetings ang mga residente sa pangunguna ng mga kasapi ng Family Rosary Crusade at suporta na galing sa komunidad. At noong April 1979, pinangunahan ang kura paroko ng St. Joseph Church na si Monsignor Arsenius Bautista at iba't ibang representante ng iba't ibang lugar tulad ng Balera, Pansol, Varsity Hills, Xavierville, La Vista, at Alta Vista at dalawang pari ng Jesuit para irepresenta sa dating punong arsobispo na si Late Jaime Cardinal Sin ang nasabing petisyon. Si Bishop Godofredo Padernal ang pansamantalang umumpong pari nito at makalipas ang dalawang taon ay nilagdaan ng dating arsobispo na si Cardinal Sin ang pagtatayo ng simbahan noong January 9, 1981. At pagkaraan ng dalawang buwan, noong March 25, 1981, ay umupo ang kauna-unahang pari nito na si Father Patricio H. Lim na tumagal ng higit dalawang dekada bilang pari sa nasabing simbahan. Na ipinangalan sa Santa Maria de la Estrada o Our Lady of the Way, na nanggaling sa isang parokyano habang nagbabasa ng biography ng St. Ignatius of Loyola noong kapistahan ng nasabing lugar. At noong September 12, 1981, ay ginanap ang symbolic groundbreaking sa pangunguna ng mga representante ng iba't ibang simbahan, tanda ng pakikiisa sa itatayong bagong simbahan.
At pagkatapos ng 2 taon, ang simbahan ay nakumpleto at binasbasa noong May 29, 1983. Isa sa pinakamakinang na bahagi ng simbahan ay ang marble altar table na ginamit ng dating Santo Papa na ngayon ay ang santo na si Pope John Paul II during the beatification ng kauna-unahang Pilipinong santo na si San Lorenzo Ruiz. Si Architect Marcos de Guzman Sr. ang tumayong arkitekto ng nasabing simbahan. Ipinagdiriwang ang taunang kapistahan ng simbahan tuwing ika-24 ng Mayo o May 24. At ang kasalukuyang cura paroko o parish priest ay si Reverend Father Arthur Aitoy Opiniano sa ilalim ng pangangalaga na Vicariate of St. Joseph at pamamahala ng Archdiocese of Cubao, headed by Bishop Honesto Ongchoco, Metropolitan Archbishop Jose Cardinal Advicula, at ang ating Santo Papa na si Pope Francis. Once again, the Santa Maria della Strada Parish.